Yo, what's up mga kamaster? Ako naman po ito sa Bert Portea and welcome na naman sa ating channel. And today sa episode ay pag-uusapan natin kung ang mga ritual. Kung ikaw mga kamaster ay naghahanap ng mga pampaswerte na pampaganda ng inyong pamumuhay, so may mga ritual pala dyan, no? At itong episode na to, istatalakayin natin, i-review natin itong mga ritual na to na nai-ere sa Rated K by Corina Sanchez. So mga kamaster, kung ikaw ay naghanap ng mga ritual ng pampaswerto, ay panoorin nyo ito. Bagay na bagay sa inyo. Yahushua, Mesiya, Emmanuel, Salvador del Mundo, personal kong hinihiram ang iyong mga banal na salita. Lumaki at nagkaisip sa probinsya ng Cagayan de Oro ang eksperyensyadong manggagamot na si Exodus El Tigre. Tinatawag ang anghel na nagbibigay kalayaan. Mayroon ding mga itim na elemento at mga maligno hanggang nagkasunod-sunod pa nga ang mga binigyan daw niya ng lunas na biktima lahat ng alagad ng kadiliman. Ginamot din daw niya ang mga nabarang. Tinatawag ko ang anghel na hindi bibigay kapatawaran. At kinulam. Kanan, kamay pagtanggap, tanggalin mo yung mask mo, humingi ka muna ng tawad sa pong may kapal na lumikha ng langit at lupa o ang Diyos Ama. Ang kanyang naging kaibigan at kasangga na si Harold Cabrera. Marami na ring karanasan sa pagpapalayas ng mga demonyo at mga elemento na sumasanib daw sa mga tao. Simula nang sila'y magkakilala, 4 na taon nang nakararaan, nagtayo na sila ng bahay gamutan sa Amadeo, bakit Cavite. Bakit gusto mabahing tao? Bakit? Anong kasalanan nito? Anong ginagawa mo sa kanya paggabi? Sagot! Anong ginagawa mo sa kanya paggabi? Ha? Oh, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Dito rin sa lugar na ito, sumailalim sa kamay ng manggagamot na si Harold. Bukas! Ang pasyenteng si Prisky. Sa pagsusuri sa ginang, nakakatindig balahibo ang natuklasan ni Harold kung bakit siya laging nagkakasakit. Ang dahilan pala ay ang mga nangungursunadang maligno at siya ay pinaglalaruan. Nung ginamot nila ako nila Sir Harold Cabrera at saka ni Exodus, huwag kang mag-alala ma'am, tatanggalin natin yung mga bad elements sa katawan mo. Eksklusibo pang dinetalye sa Rated Corina Team ang proseso sa panggagamot kay Prisky. Para mawala ang sapi sa kanyang katawan. Matapos ang pagpapalaya sa mga umanoy alagad ng dilim, mula sa bahay gamutan, dumiretso ang pasyente sa bahay dasalan. Dito ginagawa ang nakapangingilabot na ritual. Maniwala at magtiwala ka sa Diyos. Tutulungan ka namin. Sa kapahindulutan at kapangyarihan na binigay sa akin ng Diyos Ama, ako si Dalupasa. Tinatawagan ko ang lahat ng mga arkanghel sa langit upang makipaglaban sa hibo ng lakas ng kampo ng mga kadiliman. Exodus. Hamata! 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 En nomine Jesu omnigeno plectator celestium terrestrium et inferiorum amen! Luluho ng lakas ng hibo ng langit at hibo ng lakas ng lupa sa harapan ni Kristo. Sa lugar na ito, sinasagawa ang cleansing para itaboy ang bad energy na nagpapahirap sa katawan. Dito rin inuusal at binubulong ang kahit anumang kahilingan na kadalasan kaginhawahan sa buhay ang hinihingi. 2 taon na ang lumipas
Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Prisky Buenafe ng Nueva Ecija na naglaho sa isang iglap ang sakit na nararanasan noon sa kanyang katawan. Naging magaan na rin ang pasok ng grasya at swerte sa kanya. Talagang nabago po yung buhay namin. Anong sinabi nila na hayaan mo ma'am dadating ang swerte sa'yo? Ngayong January 2022, mayroong swerte papasok sa'yo na napakalaking halaga. Ayun, totoo nga. Million-million po ang in order. Hindi lang doon natapos ang biyaya ni Prisky. Dahil kumita pa siya ng kumita bilang supplier ng construction materials. Cheers! Kung dati ay minamaliit siya ng ibang kapitbahay, dahil sa kubo lang nakatira at kapos sa pera. Ngayon, tinitingala na siya sa kanyang lugar dahil umiikot na ang kanyang magandang kapalaran. Nakapagpatayo na siya ng malapalasyong bahay at may marangya ng pamumuhay. Masaya lang po ako na mga unexpected po kasi yung mga nangyari sa buhay namin ngayon na hindi ko po akalain na makakatira na po ako dito sa ganito kalaking bahay. Dahil dati po kasi kubo lang po yung tinitirahan namin. Sa tinatamasang biglaang pag-asenso ni Prisky Buenafe, how great is our God. May mga hindi naman naniniwala na ritual sa pagyaman ang dahilan ng kanyang tagumpay. Hindi ako naniniwala sa ritual ng albularyo dahil direkta akong nagdadasal sa Diyos. Talagang para sa iyo yung yaman, baka nagkakatotoo. Di ba? Pero pag hindi ka talaga naniniwala, baka hindi naman para sa iyo. May mga tao naman naniniwala doon sa ritual ng albularyo. Hanggang ngayon naman, nagiging practice pa rin yan ng mga ibang tao. Kasi ang albularyo naman, may kanya-kanya silang pamamaraan ng pagdarasal. Pero syempre, bilang isang Katoliko, huwag natin masyadong iaasa yung buhay natin doon. Baga, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So tayo bilang isang individual o isang tao, kailangan pa rin natin magsikap sa buhay para at least umasenso tayo at ma-reach natin yung goal natin o yung gusto natin sa buhay. May paliwanag naman si Nestor Castro, isang cultural anthropologist, kung bakit marami pa rin Pinoy ang naniniwala sa mga agimat at mga ritual, kahit moderno na ang panahon. Ang paggamit ng mga ritual ay talagang parte na ng kulturang Pilipino. Matagal na itong paniniwala ng mga matatanda at nagpapasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Pinapaniwalaan na rin ng mga bata at sinasabi nila wala namang masama dahil malay mo ay magkatotoo dahil sa mga ritual na ito. So ang pagyakap sa mga ritual na ito ay pamamaraan ng mga Pilipino para magkaroon ng seguridad. Kasi sa buhay nila, ang dami-daming walang katiyakan. Pero halimbawa, nagpatingin naman sa doktor pero walang nangyari. O kaya ilang paghihikahos sa trabaho pero hindi pa rin tumataas ang sweldo. So sabi nila, bakit hindi pumanig na lang ako sa mga dati ng paniniwala? Wala namang masama kung hindi magkatotoo. Ano? So sigurista rin kasi ang mga Pinoy. So gagawin din nila yung masipag na pagtatrabaho, magkukonsulta rin sila sa doktor pero magkukonsulta pa rin sa albularyo. At sa tanong kung mula ba ito sa kasamaan o kabutihan, may sagot dyan ang mga dalubhasa. Siguro hindi ang question kung valid o hindi, kundi epektibo ba para sa kanya. Kasi ang natutugon na nun yung psychological security na ay nanalangin ako. So para sa kanila ay napapanatag ang kanilang loob. At kung mangyari man, edi natutuwa sila. So kami sa disiplina ng anthropology, tinatawag namin itong syncretic culture. Parang pagsasalubong ng magkakaibang kultura, kultura mula sa West tulad ng modernong medisina, kultura rin na traditional na atin, na andun pa. So napapaghalo natin
kahit na sa moderno pang sitwasyon. Siguro ang hindi maganda kung basta-basta puro ritual na lang at hindi naman magsusumikap. Pero wala akong nakikitang masama na nagre-ritual tayo at kumikilos tayo. Pero para kay Prisky, bukod sa ritual na nakatulong sa kanyang pagyaman, ang mahalaga pa rin ay ang tiwala sa sarili at tiwala na nasa itaas. Eh, hindi naman po magic. Pero no, yun nga, nung lumapit niya ako sa kanila, tuloy-tuloy po talaga yung swerte na binigay sa akin. Gumaan po ang buhay ko. Hindi lang pala kailangan na lakad ka ng lakad na parang walang direction yung buhay mo. Kailangan pala talaga unahin mo pa rin yung itaas. Yun yung sinasabi na maniwala tayo sa itaas at magtiwala. Paglilinaw naman ng dalawang healer na sina Harold at Exodus El Tigre, hindi naman daw sila ang nagpapagaling sa mga may sakit. Healers, walang kapangyarihan. Kapahintulutan lang, Diyos pa rin ang magpapagaling. Hindi rin daw sila ang nagsasabog ng biyaya sa isang tao gamit ang ritual sa pagyaman. Sila daw ay mga instrumento lang at lahat ng ito ay kapangyarihan na galing sa puong may kapal. Alright, so yun mga kamaster, no? Ang isang usapin na tungkol sa ritual ng pagyaman. So ano masabi nyo dito? Totoo ba totoo? Kayo ba yung mismo ay nakaranas ng ganito? So please comment sa baba at atin niyang tatalakayan. So by the way, maraming salamat sa inyong panonood. Ako pala sa Bird Party and see you sa mga next na adventure. And bye!